Christ, magandang araw. Ang topic natin today ay tungkol sa TV connections. Kasi marami pa rin nakatanong kung anong magandang connection para sa kanilang setup. Ang una nating connection na i-discuss ay ang series. Okay. Ang series ay isang bilang. Ito yung TV1 ng photovoltaic, number 1 at number 2. Positive, negative. Positive, negative. Series connection. Negative going to positive. Connect mo yun. So, pupunta na sa ating SCC. Series, ang total power niya is PV1 plus PV2. Ano lang yan siya, nagiging nakad lang yung total power. And then, ang ating total current dyan ang PV1 is equals to PV2, same lang. At ang voltage, ang voltage output ng series connection ay PV1 plus PV2. Na-add ang voltage namin. Panel number 1 at panel number 2. Example, ang solar panel na ito ay 100 watts. Ayan. 100 watts. Ang typical na voltage output ng ang total power niya is magiging 200 watts. Dahil 100 watts plus 100, 200 watts. Ang current po na niyan, usually ang 100 watts, meron siya 18 volts. Ang current niya, yeah. Usually ito ang data ng 100 watts. Panel. Ang output voltage niya ay 18 volts and 5.5 amps. Example lang ito. Hindi ito fix. Minsan depende sa kung ilang cells ang ginamit sa solar panel. Balik tayo dito. Ang magiging total current niya is the same. PV1 the same. Kaya may idea tayo na ang dumadaloy dito is 5.5 amps. Ngayon, madidetermina natin kung anong fuse ang kailangan natin gagamitin protection sa ating sirkuito. Kung 5.5 amps yan, pwede kayong gumamit ng 10 amps. Dahil mahirap kumanap ng 5 amps na breaker at fuse. 10 amps is okay. Unless ang gagamitin yung wire dito, number 12, EWG. Ngayon ang voltage, total voltage ng connection series,
18 plus 18 equals, yeah, 18 volts plus 18 volts. Yeah. 36 volts ang voltahe na dumadami dito sa supply ng ating papasok sa ating solar drives controller. Yeah. Ang point na to is 36 volts. Dahil SCC siya, ang output niya is 12 volts or 24. Yan ang trabaho ng solar drives controller na MPPT. Masisense niya to at ang 36 volts na to is i-regulate niya, pababayin niya ng 12 or 24 volts depende sa battery na ginamit niya. Yan ang series. Punta tayo sa another connection. Gamit lang tayo ng dalawang panel. Pwede sila maging tatlo o apa, pero sa gagamitin natin ngayon, dalawa lang para madali. Positive, negative. Positive, negative. Sa parallel connection, kunin nyo itong negative. Kalik nyo rin sa negative. Positive. Kalik nyo rin sa positive. Meron tayong mga MC4 connection na ito ay yan. Ito na ang papasok sa ating SCC. Kaya katulad ng ginawa natin sa kanina, kukumpitin natin ang same pa rin yung data natin. Ipin natin is 100 watts. Yung PNP natin is 18 volts ng INP ay 5.5 amps. Ito yung data ng ating panel. So total power niya is the same sa series, PV1 plus PV2, add pa rin siya. Ang current naman, total niya, PV1 plus PV2. PV2. Ngayon, nagiging na-add na ang total panel current niya. Yan. Nagiging addition. Kung kanina sa series ay same, sa kanya ngayon is additional. Then ang voltage naman dito ng parallel connection, PV number 1 is equals to PV number 2. Yeah. Hindi siya nagbago. Same. Equal. Same or equal. Okay. Walang nagbago. So ganun, computin natin to, ang dumadami sa ating system base sa data. Total power na to, ang setup mo is 100 watts plus 100 watts, 200 watts. Ibig sabihin, watts peak, yung peak niya pinaka mataas. Then ang current naman niya,
is 5.5 amps additional R plus 5.5 amps additional coils 11 amps. Yan ang kurente dumadaloy na yun sa ating system o kabli. 11 amps. Ang voltage naman dyan is 18 volts. Equals 18 volts. Walang nagbago. 18 volts pa rin siya. So dito, pang pumasok sa ating charge controller ay 18 volts. Okay, 18 volts DC. Yan sa parallel connection. Pwede kayong mag-series ng 2, 3, 4, 5. Depende kung kaya ng SCC ninyo. Ganun din sa parallel. Pwede kayong mag-parallel na multiple panel. Same ang formula. Walang pinag-iba. Number of panel lang ninyo. Kukompute ninyo. So, may isa pang configuration na tatalakayin natin yung pinagsama yung series at parallel. Usually, common na ginagamit ay ito. Ang combination na ito, matapag dito ay series tong dalawa. Ang mga ID ng kaparalel. Ulitin natin ito. 2 series to parallel. Dito muna sa negative going to positive. Okay? Mas madaling maintindihan niya. Nakaseries na itong dalawa. Yan. Nakaseries na siya. Tulad sa unang drawing natin, ito ang series. Ganun din yung series itong dalawa. Unang pangalawang set. Ayan, naka-series na siya. Tapos na yung series connection, naka 2 series. Ngayon, 2 parallel na naman. Paano natin gagawin yun? Ito ang positive kanina. Kunin nyo yung sa positive ng isa set ninyo ng series. Kasi yan, positive yan. Then itong isa naman, negative. Negative terminal ng panel, dito galing sa isa.
pa yung point ng terminal kung saan pwede pa yung mag-gamit ng terminal connector or combiner. Dahil ito na yung papasok sa ating solar charge controller. Okay. Ang positive, ito ba ang negative? Yan ang 2 series. Huwag natin kalimutan lagi dapat ma-infuse. Okay. Yan ang 2 series ito parallel. Ngayon, the same thing kung compute natin kung ilan ang dumadami dito, same pa rin, give natin ay 100 watts. Dito ang total PV ay total watts output ng ating panel ay panel number 1 plus panel number 2 plus panel number 3 plus panel number 4. Yan ang kanyang total power output. Ang current naman, total current niyan is 2% ng series yan. Kung kanina sa series kunin natin ang total output meron ka na 400 watts output na yan, sa panel natin total nito is 400 watts ang panel naman niya ay 1 is equals to PV2. Ito lang natin current output ng ating panel 5.5, the same lang sila plus same lang rin 5.5 amps. Ang total niya ay 11 amps. Yeah. 11 amps 400 watts. Ang voltage naman niya, voltage total, same thing. PV1 plus PV number 2. Equals PV number 2 plus PV number 4. So all in all, 18 volts plus 18 volts equals 19 and 18 volts plus 18 volts. Yeah. Provide 36 volts equals that. 36 volts. Total niya is 36 volts dahil equals lang sila. Okay? So ito yung total niya.
ating series para naman siya for 4 panels. Yan ang magiging resultant. 400 watts, you have 11 amps na current with 36 volts battery supply. So, makikita niyo dito kung anong klaseng fuse capacity ang gagamitin ninyo dahil meron kayong 11 amps. Madi-determine ninyo dahil alam niyo na dumadaan dyan. Sa pag-kung katulad ng ginawa kong video na isa, pag-calculate na breaker, current flowing, multiply nyo sa 125%. Yan yung breaker or fuse. Okay. So, if dito, pwede kayong gumamit ng 15 amps. So, gamitin nyo dito yung 15 amps na fuse or breaker. So, napakadali, di ba? Dahil alam nyo na kung anong dumadaloy. Dito, alam nyo na rin kung ano ang voltage ng terminal na to. Dahil nakuha nyo is 36 volts. Meron pang iba, pwede nyo maging 3S3P, 3S2P, i-discuss ko naman yun sa susunod kong video. Sa ngayon, ito muna guys, i-review nyo, dadahanin nyo ng pag-intindi, i-take note nyo lahat ng formula para kung kayo may project sa bahay ninyo, kontrata, at least alam nyo na paano mag-calculate na solar panel. Yan lamang guys, i-share ko sa inyo.